So ito po ang ating title, Try Again. May iba akong title na iniisip, mga kapatid. Binigay na ito sa akin ng ating Panginoon ay Wednesday pa yata ito binigay ni Lord. Pero iba yung title. Tapos nagbago paggabi, Try Again. Sige Lord, I will try again. Sa bagong title. So ito po, ang verse po natin dito, mga kapatid, ay Psalms, Awit 73 verse 26. Ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Amen. Strength of my heart and my portion. Amen. Tayo mga kapatid ay ang kalakasan natin, ang kinikilala natin na ang kalakasan natin ay ang ating Panginoon. Amen. Dahil kung wala tayo, wala tayong magagawa. Amen. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya tayo po yung kagalakan, yung paglilingkod natin sa ating Panginoon, dapat by heart. Amen. Kailangan talagang mula sa puso ang paglilingkod na gagawin po natin. Amen. Dahil ang lakas natin ay nasa ating Panginoon. So, praise God. May tanong po ako sa inyo, tatlo ito. Ano yung mga body limitation po natin? Halimbawa, hanggang ilang minuto tayong naka-record na ba tayo? May record tayo? Ilang minuto yung pinakamatagal mong hindi ka humihinga? Na-testing nyo na yan? Ay, si Pastor Bong, 2 minutes? Nung ano, naglubog ko ba? 2 minutes of... 2 minutes, kasi yun eh, laking dagat si Pastor Bong, kaya may exercise. Yeah. Sino pa? Mga limitations po natin. So, ito, tanungin natin sa katabi natin, what is your strength? Ano yung pinaka malakas akong lumamon talaga. Ayan, malakas akong magkape. Hindi sa atin, sa atin, kasi kilala natin ang ating sarili eh. Saan tayo malakas? Halimbawa, pagdating sa pagtrabaho, kaya ko magtrabaho ng 24 hours, walang tulugan. Salamat. Ano pa? Saan tayo malakas? Kaya kong magbuhat ng 30 kilos sa isang kamay. 30 kilos. Nag-gym. Mga nag-gym. Ano yung mga natin? Yung ating mga strengths. So, saan tayo malakas? Magaling po ako, magaling ako makinig. Kaya kong mag-multitask. Kaya kong habang may sinusulat ako, meron akong nilalabang damit. Bah, parang magaling ka nga. Talagang matindi ka nga. So, anong sabi niyo mga katabi niyo? Ano yung kanilang kalakasan? Strength. Ano yung strength nila? Ha? Kape. Kape talaga. Amen. Kasunod na tanong, what is your weakness? Weakness, saan tayo mahina? Sa kape pa rin. Pag hindi po ako nakapagkape, hindi rin talaga. So, yung weakness natin, as a person, o physical weakness natin, mabilis ako mapagod, mahina yung aking tuhod, mahina yung pandinig ko. Mabilis ako. So, mga thunders mo yun, mahina na pandinig ko eh. Ano sinasabi mo? Weakness, mga kapatid. So, meron tayo talagang sa atin, meron tayong mga body limitations. Ano po, limitado lang yung kaya nating gawin. Yung iba, kilala nyo yung may mga atleta, talagang tinitrain nila ang sarili nila to, para mas mag-stand out sila sa mga normal na tao. Pero may limitasyon pa rin sila. Amen? May mga limitasyon pa rin tayo, yung ating katawan. So, siguro nabasa niyo na po ito. Man can live about 40 days without food. Walang pagkain. Ano yung pinakamahabang fasting na nagawa po natin? 3 days?
3 hours? Morning at lunch, oh, hanggang alas 3. Kahapon mo, hindi wala pong alas 3, kumain eh. Pero matagal naman na yun kasi anong oras kayo kumain ng gabi? Sabihin natin alas 10, 7, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, all. Okay din, mahaba rin. Amen. Pinaka-fasting natin, pinakamahabang fasting. Ako po ay 5. 5 araw ako. 5 rin. Half day. Kasi nagagalit. May nagagalit na. 5 araw gusto kong ano eh. Gusto kong mag 2 weeks. Kaya kong mag isang linggo noon kasi pinakain talaga ako eh. Wala na akong magawa, pinakain ako. Kasi magpe-preach ako sa kanila nung kinilingguhan. At sabi dito, ganun din, about 3 days without water. So, may kilala po ako na nag-fasting mga kapatid sa Bible School. 2 araw, walang tubig talaga, absolute. Tinawag, fasting, absolute yun mga kapatid. Absolute. Tapos, nag-fasting siya na ng 5 araw din yata siya. 2 araw na walang tubig. Tapos, 5 araw na walang pagkain. Ayan, sabi niya mga kapatid, may lakas pa naman daw, may lakas pa siya. Pero nung uminom siya ng tubig, saka lumabas yung mga liquid sa katawan. At ang sabi po dito, 8 minutes without air. Walang hangin. Pero yung may mga nagsiset ng record ngayon, yung mga badyaw, sila yung mahaba ang ano eh, mahaba ang hininga sa ilalim. At ang sabi po dito, but for 1 second without hope. Yan. Tama po ba yan mga kapatid? Pag wala na tayong pag-asa, ay kung ano na yung maiisip natin. Yung iba talagang wala na. Binawakasan nila yung kanilang buhay kasi wala na silang nakikitang pag-asa. Kaya ang pinakamahalaga ay pag-asa. Amen. Kahit tayo ay nakain, kahit tayo ay may iniinom, nakakahinga, wala namang sakit, pero kung wala po tayong pag-asa, wala rin ang buhay mga kapatid. Alam nyo, meron akong kamag-anak ng kapatiran. Malakas pa naman siya. At sabi ng doktor, kaya pang bumawi. Yun nga lang, hindi niya tinulungan yung kanyang sarili. Parang naawa siya sa sarili niya. Imbis na lumakas siya, dahil nga wala na siyang hope, wala siyang pag-asa nakikita, humina nang humina yung kanyang katawan hanggang sa mawala na mga kapatid, hanggang sa mawala siya ng buhay. So sa atin, talagang may makikita tayo mga inspiration na mga kwento na sila po ay bagamat wala ng pag-asang nakikita ang maraming tao, pero sila ay lumalaban pa rin at sila po ay nagtatagumpay. Amen. So, tunay po mga kapatid na dumadating po tayo sa mga pagkakataon na parabang nasa hangganan na. Sino yung nakaano dyan? Nasa limit na. Nasa peak na mga kapatid. So, talagang sumusobra na. Yung mga nanay, lagi yan eh. Sumusobra ka na. Yan, nakakapalo na eh. Inupuno mo na ako. Pupuno na ako. Kunti na lang. Naabot na. Nandiyan na mga kapatid yung limitation. Ano po? At kapag sumobra na, ay talagang may dala ng pamalo. Ano? At kung ano yung madampot, lilipad. Pag nakakuha ng chinelas, lilipad talaga yung chinelas. Kung nakakuha ng tambo, kung hindi maipalo, lilipad din yan, mga kapatid. Amen. Naranasan ko yan eh. Lagi ko silang pinupuno noon. Kaya talaga, iba't ibang klaseng pamalo ang aking nakuha, mga kapatid. So, sa atin, sa buhay natin, mga kapatid, pag mayroon tayong pagkakataon sa buhay natin na talagang ano na tayo, parang nawawalan tayo ng pag-asa. Hanggang, kumbaga, nasasaid tayo. Nasasaid tayo, talagang namumuro na. Ayan yung mga ganyang bagay, mga kapatid. Ito po ay dahil sa mga iba't ibang katayuan, sitwasyon. So, sa pakikipagbaka po natin sa pananampalataya at sa pakikipagbaka natin sa buhay, amen, talaga pong sa pakikipagbaka po natin ito, minsan, di ba, habang nakikipagbaka tayo sa pananampalataya, nakakaranas din tayo ng kahit anong iyak po natin, parang hanggang dito na lang yung iyak ko. Parang wala pa rin ako maramdaman na presensya ng ating Panginoon. Hindi pa rin, parang hindi sumasagot ang ating Panginoon. Amen. At nagseset ka dun, siguro hanggang dito na lang yung prayer ko.
Siguro hanggang dito na lang yung aking pananampalataya. Amen. Kasi nasa, para sa kanya, nasagad na. Amen. Sa buhay, ganun din. Pakikipagbaka natin sa buhay, siguro hanggang dito na, lagi muna ako lululoko. Di ba yung silang... Sa buhay yun, sa buhay. Laging niloloko, laging nilalamangan, di ba? Ang kalimitan yan, away-away sa pamilya. Mamay sa ano, talagang merong puso. So ganyan, minsan tumitigil po tayo kasi sobra na eh. May makipagbaka natin sa buhay. At minsan, hindi lang sa pananampalataya, hindi lang sa buhay na ito, minsan mga kapatid, yung pakikipagbaka natin sa ating sarili, ito yung pinakamahirap. Pakikipagbaka sa sarili, lagi tayong nagkakaroon ng mga limitations. Bakit? Dahil sa sarili din po nating pakikipagbaka, umaayaw na tayo, hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya mag-pray ng alas tres. Hindi ko talaga, hirap na ako. Amen. So, lahat po tayo, we all have limitations. Amen. Yung resources natin, hindi naman tayo mayaman, may limitasyon po yan. Hindi tayo anak ng mayaman, anak ng kung sino pa mga kapatid na may mga sabi natin doon, may mga mayayamang kumpanya. Wala tayo mga kapatid. Sino dito yung mga anak ng mga mayayaman? Dito sa mundo, hindi. Pero buti na lang, anak tayo ng ating Panginoon, mayaman tayo sa langit. Amen. Kaya prosigihin nyo, makapunta sa langit, ha? Hindi nyo makikita yung yaman nyo. Hindi nyo makikita yung inyong mansyon pag hindi kayo nakapunta sa langit. Amen. So dito, yung mga resources po natin sa mundong ito, mga kapatid, sa ginagalawan po natin, meron po yung mga limitasyon. Amen. Kaya nag-iisip tayo minsan, ito, last money ko na to. Amen. 1,000 ngayon, mahirap na itawid sa isang, ano yan, sa isang linggo. Kaya, hanggat maaari, sa bahay ka na lang muna, baka mapabili ka. Ano, dati 1,000, marami pa yan eh. Makakahaba pa yan, makadalawang... Oo. Salo na kung tayo na yung may humahawak ng mga responsibilidad po natin. Okay lang yung mga estudyante at bata. 1,000, kaya na sa ano, 2 linggo, 3 linggo, pwede. Pera lang kung magastos. Pero kung tayo na yung ano, mahawak ng responsibilidad, ating mga budget, tayo na nagbabudget, yung 1,000, napakahirap po nitong budgetin sa 1 linggo. Amen? So, meron po tayong yung ating resources, meron po mga limitation. Yung strength po natin, meron po yung limitasyon. Hanggang saan lang, mga kapatid, yung kaya natin magtrabaho, may limitasyon po yan. Dahil yung lakas natin, hindi po yan unlimited. Hindi po yan nabibili sa globe, but smart na only. Amen. Ang strength po natin ay may limitasyon. Ganun din po yung health. Amen. Yung kalusugan po natin. Kasi pag inabuso na po natin yung ating strength, bagsak yung ating health, mga kapatid. Kaya lahat pong mga bagay na yan ay may mga limitasyon. Bilang tao, madaming nakakapagod na bagay sa mundo. Nakakaramdam. Pagod ka na mag-ulam. Diba? Tama po ba? Bilang tao, madaming nakakapagod na bagay sa mundo. Sinong hindi napapagod dito? Mga kapatid. Namapagod din siguro yun. Tumutulog paggabi. Amen. So lahat mga kapatid, marami po talaga tayong maiisip, talagang nakakapagod. Lahat ng ginagawa po natin dito sa mundo, amen, lahat po ito ay merong kapaguran. So yung hindi napapagod sa kanilang trabaho. Yeah. Lililis ng bahay nga lang, bahay mo na yun ha. Nakakapagod pa rin. Pawis. Yeah. Kaya, kung ayaw mo mapagod, huwag ka maglinis ng bahay. Hindi ka mapapagod. Yun nga lang. Ako ko lang. Masaya sa una, ngunit dumadating po na nagsasawa din tayo. Yung kapaguran, kaya nagsasawa ang isang tao dahil napapagod din. Amen? Kaya nagsasawa, napapagod. Si Ate Abby, napapagod ka ng pag-aaral mo. Kundi na lang. Huwag ka na mapagod. Kundi na lang.
Amen. Minsan mga kapatid, kaya dumadating sa oras ano, na may mga ginagawa po tayo, routine po natin. Amen. Routine na hindi na po tayo masaya. Amen. Sino yung nakaranas na ng ganyan, mga paulit-ulit na kasi eh. Pero hindi natin maitigil kasi dahil sa pangangailangan. Ginagawa na lang po natin dahil kailangan. Kung hindi ako magtatrabaho, kung hindi magtatrabaho si Quintito, ano yung maisusupply sa pamilya? Diba? Minsan, ang sabi nga nila, kung nag-i-enjoy ka sa trabaho mo, hindi ka mapapagod. Hindi rin. May pagod, pero hindi ganun pagod na pagod. Pero may pagod pa rin. Kaya kayo nauwi ng bahay kasi napapagod kayo. Diba? Minsan, mga kapatid, talagang ano eh, pag nag-i-enjoy ka, marami naman nag-i-enjoy, masaya, pero makakaramdam ka pa rin ng pagod. Amen. Hindi lang ganun, nakatulad ng iba na hindi na nga nagtatrabaho, yung rumereklamo pa. Ay, yung hirap ng buhay. Taas na naman ng gasolina, wala masasakyan. Taas na kuryente namin eh. Nakalampara naman. Kuryente. Talagang may mga bagay po talaga dito sa mundo. Kaya ano eh, masarap talagang makapiling ng ating Panginoon. Huwag ngayon. Huwag mo na ngayon. Pero masarap makapiling po ang ating Panginoon dahil sa piling ng ating Diyos talagang wala po yung peace talaga, yung peace of mind, ano po, yung kapahingahan ay talagang nasa ating Panginoon. Pero wala tayong magagawa. Nandito pa tayo sa lupa. Talagang mayroong kapaguran na mangyayari po sa atin. So bilang mananampalataya, dumadating din po tayo sa pagkakataon na dahil pagod tayo dito physically, nadadamay po yung paglilingkod natin sa kapaguran na nararamdaman po natin. Sino yung ganyan? Amen. Pagod kasi ako eh. Hindi mo na makapunta. Hindi mo na ako maka-attend. Ano? Ito lang po yung payo ko sa inyo. Ano't anuman ang mangyari, huwag po nating isasantabi ang pananampalataya. Amen? Kasi, alam nyo na kung anong mangyayari sa inyo. Kahit hindi ako mag-explain, alam nyo kung ano yung mangyayari kapag iisantabi po natin ang pananampalataya. Dahil kung gagawin po natin yan, makakasanayan natin yan. Amen? At once na makasanayan natin yan, magiging habit natin yan. At once na magiging habit yan, meron pa pala. Wala na tayong, huwag na tayong aasa na matutuwa ang Diyos sa pinaggagawa natin. Amen? Napakasimple lang eh. Kung iisipin po natin, kung iniisip natin na pwede tayong mapagod sa paglilingkod sa Diyos, huwag nawa mga kapatid na si Lord ay mapagod sa atin. Yan eh. Amen? Ay Lord, nakakapagod eh. Kung nakakaimik lang si Lord, nakakaimik naman. Pero kung susumbatan ka lang ng ating Panginoon, ay kung ako mapagod sa'yo. Pagod-pagod ka dyan? Kung ako mapagod sa'yo. Ano? Pagod na lang si Lord, napakabait talaga ng ating Panginoon. Lord, you are good. Amen. Kasi kung siya mga kapatid, titigil, kung ating Panginoon ay titigil sa pagkalinga sa atin, siya po ay magpapahinga malamang sa malamang. Wala na po tayong buhay ngayon. Amen? Kapag si Lord, ay sige, pagod din ako eh. Kulit-kulit mo kasi, nakakapagod ka. Pag ang ating Diyos ay napagod na kalingain po tayo, ay mahirap. Talagang mahirap. Kung hindi po, wala na tayong buhay, magulo po yung buhay po natin. At laganap ang kasamaan sa atin. Kasi alam niyo mga kapatid, yung nagpapanatili lang sa atin sa presensya ng ating Panginoon, yan po yung kabutihan ng ating Diyos. Kasi tayo, yung laman po natin, gustong-gusto nito ng kasamaan, gustong-gusto po nito ng kasalanan. Pero dahil mabait, maunawain ang ating Panginoon, kinikip tayo ng ating Diyos yung mga bagay na nasa paligid natin, na ikasasama natin, hinahawi po yan ng ating Panginoon. Yung mga kasalanan na pwede nating magawa, binibigyan tayo mga kapatid ng pangungusap ng ating, huwag mong gagawin yan.
mapapasama ka dyan. Yan po ay isa sa isa po sa mga ginagawa ng ating Panginoon para maging dalisay po tayong mananampalataya. Kung tutuusin lang, mga kapatid, hindi, ang sabi ng Biblia, hindi, not by works. Pero ito po ay dahil sa kagagawan po yan ng ating Panginoon. Hindi dahil sa mabuti tayo, kung nakarang ating preaching, hindi dahil sa mabuti tayo, kaya tayo ay naligtas. Ito po ay dahil sa pananampalataya. Ito po ay dahil sa ating Panginoon. Kaya nandyan po tayo, nananatili tayo kahit marami po tayong mistakes na nagagawa sa harapan po ng ating Panginoon. Kung ating Panginoon ay hindi pwedeng tumigil ng pag-provide sa ating mga pangangailangan, wala tayong karapatan na tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Marami tayong pangangailangan, di ba? Sino kailangan ng pera? Ako din. Sino kailangan ng lakas? Sino kailangan ng hininga? Sino nagpo-provide nan? Ang ating Panginoon. At wala po tayong karapatan para tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ayaw mong makat yung supply, huwag kang titigil sa nagbibigay ng pagpapala. Amen. Napakasimple lang. Simple logic. Simple arithmetic. May pitik. Wala po tayong karapatan na tumigil sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin yan. Kaminsan tayo ay nagse-self-pity, mga kapatid. Ay, wala na akong ganito. Buti na lang yung mga ganyan. Self-pity ka. Humarap ka ng isang lugar. Kausapin mo ang ating Panginoon. Doon ka sa ating Diyos makipag-usap, mga kapatid. Dahil alam ko, sigurado ako, mga kapatid, kapag naging tama ang iyong puso, yung pagsiselfpity mo, mga kapatid, hallelujah, will turn into worship, into praise, hallelujah, into thanksgiving. Kasi minsan, may ligang self-pity. Na ano mo yung sarili mo, naawak-awak ka na sa sarili mo. Naawa ka sa sarili mo, lumapit ka sa ating Panginoon. Amen. Yun yung pinaka best. The best way para mawala yung pagsiselfpity natin, yung lalapit po tayo sa ating Panginoon. Lord, nandito na naman ako. Naawa na naman ako sa sarili ko. Lord, i-comfort mo naman ako. Lord, ipakita mo nga sa akin kung gaano ako ka-bless. Lord, ipakita mo nga sa akin kung bakit nabubuhay pa ako, kung bakit pinapanatili mo ako dito sa mundo. At diretso mo lang yung ganyang pakikipag-usap sa ating Panginoon. Mamaya, talagang magpapasalamat ka sa ating Panginoon. Ipaparealize sa iyo ng ating Diyos, marami pang mas worse sa kalagayan mo. Pero dahil meron kang Panginoon at inahawakan kita, nananatilit ka. Amen. Kaya tayo'y masaya, mga kapatid. Alam niyo, mga kapatid, sabi sa Isaiah, chapter 43, verse 1. Kasi tayo dapat maglingkod sa ating Panginoon. Amen? At yung ating katawan, yung ating sarili, kung bakit tayo nilikha ng ating Panginoon, dahil sa reason na ito. Amen? Sabi sa English, they are the people that I made for myself. Tayo ay nilikha ng ating Panginoon para sa Kanya. Amen. Hindi para sa mundo, hindi para sa iyong trabaho, hindi para sa iyong kabisihan, kundi nilikha ka ng ating Panginoon para sa Kanya. I did it so that they could praise me aloud. Amen. Ginawa po tayo ng ating Panginoon upang maging mga mananamba. Mga tagapagpuri sa ating Panginoon. So yan po tayo, dyan po tayo nakadesign para purihin po ang ating Panginoon. To please God, not to please men. Amen. Yan po yung ating talagang kailangang gawin na gumawa po tayo ng pagsamba para sa ating Panginoon. Kasi akala nila, yung mga ginagawa nila, mga kapatid, kaya lagi tayong nire-remind sa mga preaching, sa mga exhortation,
na talagang unahin natin ang ating Panginoon, lalagi nating unahin ang ating Panginoon, dahil po dito, tayo po ay nilikha ng ating Panginoon para bigyan ng pagpupuri ang ating Diyos. Isa pa, ang sabi ng Psalms, let everything that hath breath, ang lahat ng merong hininga, ay magpuri sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Ito po yung sabi ng Biblia at dapat mangyari po sa atin hanggat tayo po ay humihinga. Kailangan tayong magpuri sa ating Panginoon. No excuses, no alibis, mga kapatid. Kailangan nating magpuri sa ating Panginoon. At hindi mo magagawa ang tamang pagpupuri kung hindi mo unahin ang ating Panginoon. Amen? Kung hindi po natin uunahin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Psalms, last chapter, last verse, mga kapatid, ng Psalms, lahat ng merong hininga. Hinga nga tayo. Libre, di ba? Sarap pumunta sa ospital, lingkitin mo yung mga na-oxygen. Kahit medyo mabaho to, pero nahinga ako. Amen. Lahat ng merong hininga, lahat ng sinusuplayan ng hininga ng ating Panginoon ay kailangang magpuri sa ating Diyos, mga kapatid. Because we are called to worship God, mga kapatid. Tinawag tayo, nilikha tayo ng ating Panginoon para sambahin ang lumikha. Praise the Lord. Ang sabi ng Romans, sila ay sumamba sa mga nilikha, hindi sa lumikha. Pero salamat dahil binigyan tayo ng kaunawaan ng ating Panginoon, pinalaya tayo sa mga tanikala ng mundong ito. Hallelujah! At tayo ngayon ay naglilingkod na sa lumikha, mga kapatid. Praise the Lord! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya kung tayo ay nilikha para magpuri sa ating Panginoon, ganun din yan, nilikha tayo para sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ang tanong, nasusunod ba natin? Ay, opo, siguro. Medyo-medyo po. Pag-trip ko lang ho. Galing mo ah. Ito tayo minsan eh. Magaling tayong gumawa ng alibay. Amen. Amen. Magaling po tayong gumawa ng mga alibays. Ay, hindi para sa akin yan eh. Hindi ako po karapat-dapat dyan. Amen. Yung ikaw dapat na magdi po. Mas magaling naman sa akin eh. Saka meron akong gagawin sa araw na yan. May gagawin ako sa oras na yan. Eh, magaling tayo minsan pag may inuutos sa atin ang ating Panginoon, galing natin gumawa ng alibay. Lord, pwede bang sa susunod na linggo na lang? Medyo maglalaba ako ngayon eh. Medyo maraming labahin. Medyo napapagod po ako ng konti. Medyo-medyo mo pa. Ang sabi po ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 37, ngunit ang sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mga mananagumpay. Nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umiibig. Di ba napakasarap ng verse na ito? Ang sarap i-embrace. Amen? Dahil nandiyan yung promise ng ating Panginoon na tayo pala ay mananagumpay. Tayo pala ay mga more than a conqueror. Pero ang sabi mga kapatid, nung isang lecture sa youth camp, oo, more than a conqueror tayo. Pero kailangan tayong lumaban. Kailangan tayong lumaban. Oo, nakadistinct ka para manalo. Pero kailangan mong lumaban para manalo. Hindi ka uupo lang dyan at sasabihin mo sa sarili mo na I am more than a conqueror. Nagtagumpay na ako.
pero wala kang ginagawang pakikipagpaka. Paano mo masasabi na nagtagumpay ka? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, alam mo ba? Alam ba natin, mga kapatid, kung bakit hindi tayo nagtatagumpay? Dahil sa mga alibis. Hindi tayo nagtatagumpay dahil sa mga alibis na ginagawa po natin. Hindi po tayo marunong sumulod sa kalooban ng ating Panginoon. May mga alibis. Ay, kasi, Lord, alam mo naman yung pangangailangan ko. Alam mo naman yung sitwasyon ng buhay ko. Alam ni Lord yan, pero kung kalooban ng ating Panginoon ang usapan, sumunod po tayo. Amen? Kasi, alam nyo, maraming Kristiyano, sinasabi nilang Kristiyano sila, pero magaling silang gumawa ng alibis. Kasi gusto po nilang dumiskarte ng sarili nila. Diskarte ako muna ito, Lord, ha? Diyan ka lang muna. Tingnan mo ako. Diskartehan ko to. Kaya hindi tayo nagtatagumpay dahil gusto nating dumiskarte ng atin. Hindi tayo nagko-consult sa ating Panginoon. Ala, sige, diskarte. Amen. Ganun din, hindi tayo hindi tayo sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi rin tayo nagtatagumpay kasi takot po tayong magkamali. Lalabas ang alibay ay nagkamali. Ay, kasi gawa ng ganyan, ganyan. Hindi tayo, isa pa, hindi natin kayang tanggapin na nagkamali po tayo. Yan, ayaw natin sa ano eh. Kala kasi natin, pag more than a conqueror, hindi po tayo magkakamali. Kala natin, pag victorious tayo, perfect yung lahat ng mangyayari. Hindi, mga kapatid. Amen, tandaan po natin yan. Ang pagiging more than a conqueror, ang pagiging victorious, meron po yung pinagdaan ng mahihirap na bagay. Amen? Meron po yung mga pinagdaan ng mahihirap na bagay. Kasi, yung mahihirap na bagay, that makes the victory much sweeter. Pero kung takot tayo magkamali, hindi ka magkakaroon ng tagumpay. Kung dumidiskarte ka ng sarili mo, hindi ka magkakaroon ng pagtatagumpay. Kung hindi tayo marunong tumanggap ng pagkakamali, hindi tayo magtatagumpay. Kung gumagawa tayo ng maraming alibis, hindi po tayo magtatagumpay. Kung naninisi tayo ng iba sa ating pagkukulang, hindi po tayo magtatagumpay. In short, kung nagtuturo lagi tayo, hindi tayo magtatagumpay. Yes, mga kapatid, we are called more than a conqueror, but that doesn't mean na hindi tayo magkakaroon ng mistake and failures. Amen. Tandaan po natin yan. At wala ding sinabi sa Biblia na sa pakikipagbaka natin ay hindi tayo manghihina. Meron maraming pagkakataon na manghihina po tayo. Mga apostol, nanghina po sila nung nawala ang ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng mga apostol, bumalik po sila sa pangingisda sa dati nilang trabaho. Kala nila kasi tapos na. Hindi, mga kapatid. At wala rin, mga kapatid, na sinabi sa Biblia na hindi po tayo manghihina. Amen? Wala rin sinabi sa Biblia na hindi po tayo madadapa sa paglilingkod, sa pakikipagbaka, sa pananampalataya. Hindi nga lang yung iba, hindi nga lang nadapa, namatay pa. Amen? Amen? Kala kasi natin ang pagiging victorious, mamarcha lang tayo. Hindi. Kailangan nating makipagbaka. Yan. Pero isa lang ang nakakasigurado po ako. Nakakasigurado tayo na kahit anong pagdaanan natin, puno man tayo ng mga failures, puno man tayo ng mga mistakes, may mga panghihina man na dumating sa atin, may pagbagsak man, may pagkalugmok man, may pagkadapa man, mga kapatid, na dumating po sa atin, ito yung dapat nating malakas na sabihin. Ang sabi ng Micah, ngunit sa ganang akin, ako'y titingin sa Panginoon, ako'y maghihintay sa Diyos ng aking kaligtasan,
papakinggan ako ng aking Diyos. Huwag kang magalak laban sa akin o aking kaaway. Kapag ako'y nabuhal, ako'y babangon. Kapag ako'y naupo sa kadiliman, ang Panginoon ay magiging aking ilaw. Hallelujah sa pagbagsak po natin. Hallelujah pagkaroon natin ng failures and mistakes. Hallelujah, nandiyan ang ating Panginoon. Gawin natin yung ginawa ni Mikas, mga kapatid, na tumingin po siya sa ating Panginoon. Number one na gagawin po natin kapag tayo ay nalulugmok, kapag tayo ay nadadapa, kapag tayo ay nanghihina, ay laging tumingin po sa ating Panginoon. Laging magtiwala sa ating Panginoon. Dahil sa ganyang bagay, makakasigurado ka na merong kamay. Hallelujah, na aakay sa iyo sa pagbangon mo. Yung ginagawa po ng iba, malaking kamalian ng iba, kapag sila'y nanghihina, lumalabas sa pananampalataya. Lumalayo sa ating Panginoon. Saan ka makakakuha ng kalakasan sa mundo? Amen. Sabi ni Peter, tinanong siya ng ating Panginoon, kayo ba, alis din ba kayo? Sabi sa John chapter 6 verse 66. Alis din ba kayo? Kasi nag-aalisan, maraming tiso sa ating Panginoon. Sabi ni Peter, mga kapatid, saan naman po kami pupunta? Ikaw ang buhay. Di ba? Saan tayo pupunta, mga kapatid, kung tayo ay nanghina? Kung tayo ay nadapa? Kung tayo ay nalugbok? Saan tayo pupunta? Sino yung magpapalakas sa atin? Hindi ang mundo, mga kapatid. At huwag ka rin aasa sa tao. Kasi ang tao, kahit gaano kalakas yan, may portion ng buhay niya na nanghihina din yan. Kaya ang sabi ni Mikas, mga kapatid, titingin ako sa ating Panginoon. Hallelujah! At tatawag, maghihintay, at papakinggan po tayo ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, yung kaaway na, kasi tumingin na siya sa ating Panginoon. Once na tumingin po tayo sa ating Panginoon, tingnan na natin ang kaaway natin, wala ka nang magagawa. Ibabangon na ako ng ating Panginoon. Ibabangon na ako ng tagapagligtas. Dahil once na hinawakan na tayo ng ating Panginoon, kahit gaano karami pa ang mga demonyo ang magbagsak sa iyo, hindi ka mapapabagsak nan. Dahil hawak ka ng makapangyarihang Diyos. Hallelujah! Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, mabuhal man, babangon pa rin tayo. Amen. Hallelujah! Kapag tayo ay nasa kadiliman, hallelujah, simpleng-simple yan sa ating Panginoon dahil ang Diyos ang liwanag. Hallelujah, ang Diyos ang liwanag. Kaya nandito mga kapatid, ako'y naupo sa kadiliman galing sa ating pananampalataya. Pag dumadaan tayo sa kadiliman ng buhay natin, malaking posibilidad na talagang tayo po ay madadapa. Sa mga thunders, magaling magbalanse yung mga bata-bata pa eh. Pag sa madidilim, natalisod, madaling magbalanse yan. Pero yung medyo sa ating mga Department of Thunders, ay ano po yan, mahirapan po sila kasi hindi na ganun yung kanilang mobility, hindi na ganun yung kanilang balance, kaya talagang nadadapa po sila. Amen? Sa ating pananampalataya, once na tayo po ay lalayo sa ating Panginoon, asahan mo didilim. Didilim yung buhay po natin at hindi na natin alam kung ano yung mga pinagagawa natin kasi wala nang nag-guide sa atin. Pero salamat sa habag ng ating Panginoon. Bagamat kahit tayo ay nasa kadiliman, bumagsak po tayo, madapa tayo, ang ating Diyos willing po siyang tumulong po sa atin. Hallelujah! Tutulungan tayo at pagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Sure yan. Sigurado ako dyan. Hallelujah. Every time na tayo ay babagsak, nandyan ang ating Panginoon at nakaalalay ang Diyos sa atin. Iniwala ba kayo dyan, mga kapatid? Hallelujah. Alam niyo, mayroong isang kwento sa John chapter 5. Ito yung lame man. Sabi dito, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa ay may malaking imbaka ng tubig na may limang portiko. Kung tawagin nito ay, sa wikang Hebreo ay Bethesda. Nasa paligid nito ang maraming may sakit
mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. So, nandun, alam niyo yung kwento niyan eh. Sila naghihintay na gumalaw ang tubig dahil may panahon ng isang anghel ng Panginoon ay bumababa at pinapagalaw ang tubig. Sabi diyan, at ang unang lumusong sa tubig matapos ito'y gumalaw ay gumagaling sa anumang karamdaman. So meron palang ganun doon. Noon. Sabi sa 5, may isang lalaki doon na 38 taon nang may sakit. 38 taon. Amen. Grabe yung sakit niya. At ang sabi, nakita siya ni Jesus at alam niyang matagal nang may sakit ang lalaki. Kaya tinanong niya ito, gusto mo bang gumaling? Sa atin, pag tinanong tayo ng ating Panginoon, oh, anong kailangan niya? Anong unang-una nating isasagot? Halimbawa, dumating mga kapatid, yung pagkakataon sa buhay natin na bigla tayong tinanong ng ating Panginoon, anong gusto mo? Ano yung unang pumapasok sa isip natin? Parang hirap mag-isip. Parang ngayon ko lang naisip yung ganyang bagay. Ha? Ngayon ko lang na-encounters. No, parang hirap mag-isip. Ano? Para sa sarili ko ba? Para sa pamilya ko ba? Para sa pananampalataya? Para saan? Diba parang ang daming isipin, Lord, pwede ba mga 100? 100? Yung ibang isahin. Pero pag isa lang o isang bagay na ibibigay ko sa iyo, ano yun? May isang ganyang pagkakataon, may isang tao sa Biblia, tama yung sagot niya. Amen, si Solomon. Nagkamali lang sa uli. Magaling lang sa una. Yari sa uli. Ito mga kapatid, nasabi, nakita ni Jesus. Tinanong po siya, gusto mo bang gumaling? Abay, sabi, abay, uho. Abay, uho. Sumagot ang may sakit, Ginoo, wala pong maglulusong sa akin kapag gumalaw na ang tubig. Papunta lamang ako, may nauuna na sa akin kasi nga siya ay paralitiko eh. Nahihirap siya mga kapatid. Hindi man siguro paralitiko. Talagang meron siyang sakit mga kapatid. Dahil marami po siyang kakompetensya, ay bago siya makagalaw, ay meron na pong natutut doon na gumagaling. So kaya tumagal po yung kanyang sakit na nandun lang po siya. Yan, ang sabi po dito, akala nito, hindi niya kilala ang ating Panginoon eh, akala nitong taong ito, aalalayan siya papunta doon. Ang hindi niya alam, yung nag-aalok na sa kanya, yung nagpapagaling. Amen. Hallelujah. 8, sinabi sa kanya ni Jesus, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan, at lumakad ka. Wala pang sinabing oo ito. Pero pinagbigyan na siya ng ating Panginoon. Kaya ang nangyari, noon din, gumaling ang lalaki, binuhat ang kanyang higaan, at lumakad nooy araw ng pamamahinga. Praise the Lord. Hallelujah. Ang gusto ko lang ilabas po dito, mga kapatid. Itong lalaki ito, matagal na po siya sa lugar na yun. Pursigido naman siya eh. Kasi nga, nandun siya. Kung hindi siya pursigido, at siya'y nawala na ng pag-asa, aalis na siya dun. Marami naman nakakauna sa akin eh. Amen. Pero dahil siya ay pursigido, marami siyang beses na nag-try. Pero tumagal na lang, naging taon, na hindi po nangyayari yung kanyang kagustuhan. Dahil sa mga limitasyon na meron siya, meron siyang sakit, yun yung pinakalimitasyon po niya. Hindi po siya mag-succeed sa gusto niyang mangyari, kaya hindi po siya nagkakaroon ng kagalingan. Alam mga kapatid, sa atin, sa pananampalataya, lahat ng mga nandito, meron din ganyan sa atin. Naniniwala ako. Maraming beses na tayo nagtatry, pero nagpe-fail tayo. Walang sinabi sa akin si Lord kung sino eh. Pero marami dito. Amen. Marami dito, marami tayong tinetesting. Marami tayong tinatry. Pero, ano nangyayari? Fail. Mga kapatid. Ay, 1,000 attempts,
1,000 failures. Sino nakalibo na dito sa pag-attend? Siguro wala naman. Ako ka lang din. Marami na tayong marami tayong attempts, marami tayong try na ginagawa. Amen. Tapos, pinomotivate na lang natin ng pinomotivate natin yung ating sarili. Try and try until you die. Motivation ba ito? Namomotivate kayo pag hanggang sa mamatay. Sige. Try na, try. 1,000 attempts, 1,000 failures, try and try. Lagi mga kapatid, lagi nating tinatry. Ano ba yung mga sa buhay natin? Alam ko, merong kinakausap dito ang ating Panginoon. Marami kayong tinetesting sa buhay nyo. Marami kayong ginagawang attempt na mangyari pero hindi nangyayari. Marami tayong dinidiscarding ginagawa. Marami tayong discarding ginagawa pero hindi tayo nagtatagumpay. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Alam niyo kung bakit tayo laging nagpipail? Alam niyo bakit mga kapatid, lahat ng pinaplano natin sa ating buhay, lahat ng ginagawa po natin ay hindi nagkakaari. Lahat po ng mga bagay na tinatry po natin paulit-ulit lang at alam natin paulit-ulit din ang resulta. Ang hirap, masakit pakiramdaman mga kapatid na nagpipail yung mga ginagawa natin. Kahit anong polish na ginagawa po natin, nasisira pa rin sa huli. Mistakes, failures pa rin, yun ang nangyayari. Ito yung gawin po natin sa susunod mga kapatid. Try again. This time with me. Hallelujah. Hindi natin kasi sinasama si Lord. Testing tayo ng testing, try tayo ng try, pero hindi natin sinasama si Lord. Lagi tayong dumidiskarte ng atin, pero sa pagdiskarte natin, hindi natin isinasangguni sa ating Panginoon. Marami po tayong ginagawa, pero hindi po natin sinasama ang ating Panginoon sa ating mga plano. Marami tayong mga plans, Lord. Maganda ito, pero pag ine-execute mo na, hindi mo na sinasama kay Lord. Sinasama si Lord. Hallelujah. Kaya ano nangyayari? Failures, 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 failures. Mistakes, mistakes, mistakes. Hallelujah. Alibay, alibay, alibay. Kasi hindi po natin sinasama ang ating Panginoon. Sinasabi natin, ay pastor, prinesent ko naman kay Lord. Oo, prinesent mo, pero hindi mo sinama sa plano. Mahirap yan, kapatid. Amen. Prinesent mo sa ating Panginoon, dapat kasama din dyan sa execution. Amen. O parang nangyari, ipinakita mo yung bahay, ipinakita mo yung blueprint sa engineer, sa architect, ito po yung blueprint. Galing sa architect, binigay mo sa engineer. Tapos pagbigay mo sa engineer, hindi yung engineer na tumingin ang gumagawa. Dumidiscarte na nga sa'yo, paano kaya magpalitada naman? Ikaw ang dumadali, nakita mo lang, may engineer kang pinachikan, pero ikaw yung dumidiscarte. Hindi kasama yung engineer na tumingin na siya yung eksperto doon. Ganon din sa pananampalataya mga kapatid. Kaya nagpe-fail tayo na nagpe-fail. Kaya anong nangyayari kahit anong ulit na ginagawa natin, pinapaganda ng pinapaganda natin yung plano, pero sa hudulo, nasisira pa rin yung plano natin kasi hindi po natin sinasama ang ating Panginoon. Pero ngayon mga kapatid, try again, this time with God mga kapatid. Hallelujah! Ngayon, hallelujah, sa susunod na meron tayong gagawin, meron tayong paplanuhin, isama po natin ng ating Panginoon. Sigurado natin, siguraduhin natin na isasama po natin ang ating Panginoon. Dahil kung hindi po natin isasama, try again later. Failures, failures, failures. Pero pagkasama natin ang ating Panginoon, one try lang yan, sasabihin ko sa inyo, one try lang yan, magtatagumpay ka pa. At sa mga inaasahan mo, mag-exit pa yung mga inaasahan mo. Lord, ito lang yung plano ko, napakaliit lang. Pero dahil kasama mo ang ating Panginoon, mas palalakihin pa yan ang ating Diyos. Kaya, hallelujah, ngayon pa lang, kapatid, kaibigan, isama mo na ang ating Panginoon sa plano ng buhay mo. Dahil kung paggagawin mo yan, hallelujah, nasa'yo maglingkod talaga sa ating Panginoon. Hallelujah, ibubuhos ng ating Panginoon ang pagpapala, ibubuhos ng ating Panginoon ang lahat ng pangangailangan mo. Lahat ay gagawin ng ating Panginoon
kung isasama natin ang ating Diyos sa ating buhay. Kaya huwag kayong magtaka. Pag may mga dumadating na pagkakataon, Lord, ipinag-pray ko naman. Lord, ipresent ko naman sa iyo. Pero hindi mo naman sinasama si Lord. Pag-execute ng planang yan, wala rin mga kapatid. Kaya this time, isama mo lagi ang ating Panginoon. Whatever we do, sabi nung ating Sunday school kanina, words or indeed, isama natin ang ating Panginoon. Gawin mo yan para sa pangalan ng ating Panginoon. Sasabihin ko sa iyo, you will never fail. Hindi ka magkaroon ng failures, mga kapatid. Kaya, ang aking laman at ang aking puso ay maaaring manghina. Kagagawa po natin, ibidiscard tayo ng atin, nangihina na tayo. Nangihina tayo sa pananampalataya. Napapagod po tayo, mga kapatid. Hallelujah, napapagpag yung puso natin. Ngunit pag inilapit natin niya sa Diyos, isinama natin ang ating Panginoon. Hallelujah, at maging part ang ating Panginoon sa buhay natin. Hallelujah, yung kalakasan na dulot ng paglilingkod, kagalakan ay makukuha natin. Kaya sabi dito mga kapatid, the strength of my heart and my portion. Forever mo mga kapatid. Portion, kasama natin ang ating Panginoon mga kapatid. Hallelujah, palakpakan natin ang ating Diyos mga kapatid. Praise God. Lord, salamat God. Hallelujah sa iyong mensahe. Alam ko Lord, hallelujah, na may pinapatungkulan ng iyong salita. At salamat God, hallelujah, na malaya mong inahayag God, hallelujah, ang iyong mga pangungusap sa bawat isa sa amin. Nawa Lord, hallelujah, magsilbing itong warning, magsilbing guide, Panginoon, ang iyong mga salita. At patuloy God, hallelujah, na ang aming pananampalataya, ang aming paglilingkod, hallelujah, ay magkaroon Lord ng magandang resulta. At ang aming mga naliligaw na landas ay maibalik, Panginoong Hesus, sa iyong panuoban. Kaya God, hallelujah, pasensya na Lord sa mga pagkakataon minsan na kami ay gumagawa na malayo, God, hallelujah, sa kalooban mo. Kami gumagawa, dumidiscard kami, Lord, hallelujah, ng ayaw mo po, Lord, hallelujah, ng mga pamamaraan. Kaya God, hallelujah, ngayon pa lang, Lord, hallelujah, itama niyo po ang aming puso, itama niyo po ang aming isipan, Panginoong Hesus. At God, hallelujah, hayaan na lagi ka po, Lord, hallelujah, na aming maisama sa buong plano ng aming buhay. Dahil alam namin, God, hallelujah, nang simulang ibigay namin sa iyo, hallelujah, ang aming buhay ay naging parte ka po namin, Panginoong Hesus. At ikaw, God, hallelujah, ang siyang nangunguna sa aming buhay ngayon, Panginoon. Kaya God, patuloy, Lord, na ang iyong plano, Panginoon, ang siyang magwagi, ang siyang manatili sa aming mga isipan, Panginoong Hesus. Ang plano mo, ang siyang laging masunod, God, hallelujah. Kaya Lord, patuloy ka naming papasalamatan, Panginoong Hesus, bagamat nagkakaroon kami ng mga failures, ng mga mistakes. Alam mo, Lord, hallelujah, ang aming mga kahinaan. Alam mo, Lord, hallelujah, ang aming mga kailangan. Pero alam ko, Lord, hallelujah, sa lahat ng mga mistakes and failures, ito po ay nilala, ito po ay sinasadya niyo, Lord, hallelujah, upang kami ay matuto, hallelujah, at magkaroon kami ng mas magandang victory, magkaroon kami ng mas maganda, God, hallelujah, na pananampalataya, matibay na pananampalataya, pananampalatayang dumaan sa apoy, Panginoong Hesus. Kaya, Lord, patuloy ka namin pupurihin, patuloy ka namin sasambahin ang iyong banal na pangalan lamang, Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ay po ito na yung mga